Nakiusap si Andy R. Ramsey, Executive Director Benito Ramos, sa mga biyaherong iwasan na munang bumiyahe simula bukas araw ng Martes na inaasahang lalakas ang bagyong Pablo na nasa loob na ng area of responsibility ng Pilipinas. Maging ang mga mandaragat, pinayuhang umiwas na munang pumalaot upang maiwasang maging biktima ng bagyong Pablo. Yung DOTC, LTFRB, yung bus companies na naman, mag-check lang po tayo, makibalita dahil yung mga pasahero, kung hindi importante ang lakad po natin. Umpisa ito sa Martes, Miyerkules hanggang Biyernes ito, kung hindi importante ang lakad, ipagpaliban muna ang pagbiyahe dahil masama ang panahon. Yung galing dito sa Metro Manila, papunta na naman doon sa Visayas na ating mga kababayan para hindi magtagsaan dahil yung Philippine Coast Guard, they are under strict instructions not to allow pumalaot ang mga barko kung matataas ng alon. So, bantayan po natin ito, lalo na dito sa Matnog in Sorsogon, papunta dyan sa Alen in Northern Samar, baka magtagsaan na naman ang mga pasahero dyan dahil close ang pantalan. From Alen, papunta doon sa San Ricardo of Southern Leyte, dyan. At papunta sa Surigao City, mga pantalan dito. Yung Cebu, Bohol, Bacolod City, and then Iloilo City, binigyan natin ng authority, yung Philippine Coast Guard, na mag-control dito sa mga barko para hindi ma-perwisyo. Ang pahayag at paliwanag ni NDRRMC Executive Director Benito Ramos sa Campo Aguinaldo. Iyan ang DCRH News, RH911, Bing Formento, naglilingkod sa pagbabalita.